side, a little bit high on the feeling. Can't seem to focus. In the corner of my best friend's sofa, you were getting by some rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker, under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Pretty yellow from the minute that I met ya. Nung ano, nung naging junior, ano ako noon, pro junior prom noon, di ba, na Mr. ano. Yung cultural show kasi doon talaga yung lumabas yung pag-artista natin lahat, di ba? Sa kanong high school, inaabot ako ng 11 p.m. na naka-uniform pa. And yung classic story ng yung cook na ininom ni Ron Rory. Na we had to drink it isa-isa and then we passed the cup around. That was nasty. Convocation. Tsaka ano ba? Convocation. Tsaka yung ano, yung convocation. Kung makakalimutan yung math, pinagtatawanan namin ni katabi ko si Camille noon tsaka si Jester. Si Alan yata. Yung result ng quiz yun eh. Tatawagin yung isang estudyante, score niya is 1. Next student, score niya is 2. Iba, 0. Mostly 0. Tapos, hanggang sa nauna ata kasi kami, 0. Parang ako, 1. Jester got 0. Alan got 1 or 2 or 0. I don't know. Ang sumatotal, yung pinagtatawanan namin, parehas din lang ng pala namin. I played the role of beauty sa Beauty and the Beast. Imagine. The afternoon classes, afternoon class sessions natin, you know, yung pagtatambay sa mga bahay, mga mag-aaway, pagtambay sa rooftop ni Regine. And I think yung pinakamasaya nun is when we did this project, it's a group project that sa bahay nila Camille, that we called the Waco Where the World, Waco. It's an amusement park, it's a plan for an amusement park. And sobrang saya natin. Yun yung pinaka the best na... Anong bakit naging junior? Sa ibigan ko kasi yung judge. Saka ano ako nun, chaleco ako nun na extended yung likod. Tsaka yung ano nun, teacher na judge nun, close ko yun, si Sir Batinga. Si... Sino ba yung ano nun? Si Ma'am Diasis, oh, di ba? Nilagyan mo, no? Ha? Huh? Nilagyan mo. Hindi naman masyado, mga chicken joy lang inaabot natin. Pinaka ano nun, nung dalawa kami ni Ernesto, nag-CR kami sa banyo nun eh. Biglang sumabog yung, biglang may pumutok. Buti na lang wala kami doon sa cubicle na yun. Tapos ano yun, napagbintangan kami nun eh, na kami yung naglagay na paputok doon sa may banyo, sa BCR. Puro ano, yung nadula si Montanday sa likod, no? Sa may pinto, tapos tinawanan mo. Hindi ako nakapag-JS. Alam na, hindi ako naka-attend ng JS. Mas pinili si Love Life. Siguro lang yung pag sinusundo nila Camille sa bahay na Christine. Yung munti ka na marit sa field trip. C80. Yeah. Sa rooftop yung nag-away si Jester tsaka si Eman. Si Eman ba yun? Ayan. Alam mo naman yung grupo namin, yung model platoon ba yun? Ay, napakabait namin eh. Pag sinabing kaliwa, kaliwa lang yung humahakbang talaga. Naiiwan yung kanan. si Miss Tagulaw, may class siya. Tapos galit na galit siya sa atin. Parang umaaraw siya, tapos biglang umulan. Tapos lahat tayo nagtayuan sa class. Tapos pumalakpak, tapos galit na galit siya. Galit na galit siya, nag-walk out siyang ganun. Yun. Yeah, graduation. Sobrang emotional. You know, kompleto pa yung families natin. Tapos, we have everyone sobrang happy and sobrang sad at the same time kasi we'll be going into different schools na after high school, so yeah, for me ito yung pinaka memorable.
magiging bawasan ko yung kulit yun. Siya, sobrang kulit ko nun. Alam niya, my gosh! Hindi kaya takot yung sarili ko, hindi ka maawat eh. Alam niyo, yun, para na ng 1998 no, na talaga yung bari nun, talagang sobrang kulit niya. Message ko sa sarili ko, ano? Ikaw, dapat hindi ka na nag-bontags-bontags. Sana nag-aral ka ng maigi. Para nakita mo yung pagdating mo ng college, mas nag-aral ka pa. Para mas maaga ka makagraduate. Huwag ka matakot na gawin yung mga bagay na gusto mo. Gawin mo yung gusto mo habang high school kasi yan yung pinakamasayang parte ng buhay. Huwag mo nang ulitin. Wala, tama lang na in-enjoy ko yung high school. Kasi hindi ganun kasayang ano, college. I would have been more grounded possibly. More and sensitive. Kasi I always spoke my mind until now, but you know, maybe if I started early year in my life being nicer then. Tuloy mo lang kung ano yung nasa isip mo kasi I have no regrets. Sa high school, ay parang wala akong dapat i-correct kasi I enjoyed every moment and I learned every mistakes from the past. So, nasabihin ko sa sarili ko na just kung ano yung nasa isip mo ngayon, just do it. Jen, enjoy life. Diba? Huwag mong dalhin yung personal problem mo sa school. High school ka pa lang. So, do not also be intimidated sa mga classmates mo na mayaman or magagaling. All you have to do is be yourself, di ba? You know, Apple, you need to start believing more into yourself. And you need to push yourself to the limit. Don't just settle because you have no idea on what you can accomplish. And take note, in 2002, papayat ka. At least, huwag mo nang hayaan tumaba ka ulit. Kasi ang hirap na niyong ibalik. To have fun. More fun. Kasi di ako masyadong, you know, very outgoing dati. Parang lagi lang school bahay. Saan nag-focus ako sa pag-aaral? Saan nag-focus ako sa pag-aaral? Dahil, kumbaga, talagang yung time na yun, hindi ako sa pag-aaral. Kumbaga, hindi focus sa akin yung pag-aaral. Bakit mo sinagot si Ping? Ano ba? Kanina pa niya iniisip yung sagot niya sa tanong na alas-stress pa lang. Hindi. Actually, lahat sila gusto ko eh. For different reasons. Si Mrs. Diasis, lagi akong tinatawag na taba. Si Mrs. Nunez, napaka-spiritual, always acting as our mom. Ni Santos, na kamukha ni Camille. So, but my favorite would be si Miss Cuenca talaga. Kasi there was one time, she was the one who encouraged me into journalism. And I didn't even know I'll be good in writing. Si Mr. Warlito Batinga. Yan. Magaling siyang mag-motivate. Sa lahat ng teachers sa kanya lang ako hindi nai-intimidate because he knows how to approach student. Miss Santos. Kasi bukod sa Santos siya. Pag klase niya kasi talagang lahat tamed down eh. Ay, ganun. Si Girlie Narvarte siguro ang favorite teacher ko ng high school. Kasi siya yung pinaka-cool. Si Sel Ladringan. Yung tinadyakan yung pinto, bumalik sa kanya. Hindi, totoo naman eh. Tinadyakan niya yung pinto na yun, tapos bumalik sa kanya. Tapos say what by office daw, wala naman siya opisina. Si Sir Murillo, yung mga words of wisdom, yung masyado kong ma-verb. Alam mo yung verb? Action, no? Masyado kong ma-action. Masyado kong malikot. Free teacher ko, no-brainer. No lights. Si Batinga. Yan. Memorable yun. Dahil hanggang 4th year, sinamahan tayo. Lahat naman paborito ko eh. Yung paborito kong teacher nung high school, lahat naman. Pero syempre, meron talagang isa na nasa puso ko hanggang ngayon. Yun yung si Werlito.
Werlito, Werlito, paring batingga natin yan, si Rani, si superintendent na raw siya. Siya kasi rin yung tumayong parang tatay ko nung high school ako. Panahon na nasa aking ama ay nakikipagsapalaran sa ibang bansa, sa isang OFW na bagong bayani ng bayan natin. Mabuhay po mga OFW. Ayun, dahil si Sir Batingga yung tumayong pangalawang tatay ko nung high school. Tapos nung umalis na siya nung Bungolongga po, naluluha ako. Naluluha ako. Pero hindi ko pinakita sa kanya. Kaya nga siya sabi niya, you have to be strong, anak. And then siya, yes, dad, I have to. Kailangan natin to para lumaban, ha? Kailangan natin lumaban. Yan yung sinabi niya sa akin. Tapos nung huling mensahe niya sa akin, sabi niya, anak, salamat. Tapos biglang lumipad na siya. Sa batch ninyo, isa kayo sa batch kasi na ano eh, medyo kinatatakutan ko. Ganun no, as teacher. Kasi marurunong yung batch nyo. Yung ano, yung kabilang section, ano din naman. Yung very energetic lang sila, hindi naman makukulit. Ano, ako kasi hindi ako ganun ka-particular yung isang estudyante lang na mag-stick. Talagang parang it's the batch na ganun. Siguro for one, isang weakness ko, ayan, malalaman na nila yung weakness ko, no? Hindi kasi ako matandain talaga. Dami nang hinawakan ko. So, ang nare-recall ko talaga yung batch, the section. Ayan. Kaya nung graduation, parang 2 weeks pala ako nakapanganak noon. Ayaw pang ng doctor ko na maglabas. Sabi ko, hindi pwede. Hindi pwedeng hindi ko sila puntahan. Kami nila Madam Diasis, Madam Santos, ang magkaka... Madam Cuenca. Nabitan niyo ba si Madam? Yan, kami-kami talaga. Even until na pag-umuwi si Madam Santos, na kikita siya talaga. Masusungit nun, ma'am. Strict ha? Hindi masusungit? Masungit ba kami? Ganon. Feel blessed kahit wala na ako sa Wesley. Seldom ako mag-Facebook, no? Pero pag nagbubukas ako, tapos makikita ko yung mga estudyante na ganyan na or ganun na. Happy na really no regret na naging teacher. Parang ganun. Hindi. Alam niyo na yung purpose ninyo and I know na what you have done sa personal life niyo, sa family ninyo, you are really successful on your own. So, don't forget lang yung pinagmulan ninyo. Okay, for one, Wesley School, who's been really your second home, na hope, naging, ano, na treasure nyo din yung time nyo with us, Wesley. Kasi, looking back dun sa mga pinagdaanan ninyo, that will also define who you are right now, diba? And, yon, leave legacy pa rin. Not just to your children. Ilan na ba ang may anak sa inyo? Not just to your children. But to anyone na makakasama ninyo. Yan. So, really so proud sa batch ninyo. And God bless you more. And yan. Really, God loves you so much. The way na kaming mga teachers, ganun din ang tingin naman namin sa inyo. Hi Batch 98, happy 20th grand reunion to everybody. Oh my goodness, it's been a long time, 20 years. Lahat tayo matanda na. Iba sa inyo may mga anak na. So, kung may anak na kayo, di parang lola na ako, no? Ng mga anak ninyo, grabe, matanda na tayong lahat. Anyways, alam ko ngayon, nagkakasayahan kayo. Nagkakakwentuhan, nagtatawanan, at nagpapasalamat ako dahil nais niyo daw ako magbigay ng mensahe or something na hindi ko makakalimutan sa batch niyo. I remember yung batch niyo. Maraming matatalino sa batch niyo eh. I was your English 1 teacher and English 4 teacher. Naalala ko nung first year kayo, lahat kayo takot na takot sa akin eh. Eh gustong-gusto ko naman yun na lahat kayo takot na takot at lahat kayo talagang parang mga ano, parang mga basang sisiyo kapag ka-recitation. Then, nung fourth year naman,
I hope na na-enjoy nyo yung last year nyo sa high school, yung mga bagay na natutunan nyo, hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng mga teachers nyo. And I know that most of you are successful right now, dahil I know na maraming talent sa batch nyo, maraming magaling mag-basketball, maraming magaling sa bass, sa music, at maraming mga matatalino sa inyong lahat. So isang bagay na hindi ko makakalimutan sa batch nyo, eh nung Teacher's Day, proud na proud ako, at I thought na, I do not know if it is good compliment, ako daw ay si Miss, binigyan ako ng sash na Miss Jologs. Then I was asking someone, sabi ko, pinatanong ko, ano ibig sabihin ng Jologs? And they gave me good feedback, I forgot, but I do not know, but that's, then later on, pag nanonood ako ng TV, sabi, mukha kang Jologs. Ang dating sa akin eh, parang somewhat like negative. Anyway, naisahan niyo ako doon. And it's alright. I'm happy with it. And I just wanna wish you all a grand evening tonight. Hi everybody. Hope to see you soon pag-uwi ko ng Philippines, okay? Okay, God bless you all. I love you all. Bye. Little bit high on the feeling. Can't see to focus. Well, message ko sa mga batchmate natin ngayon, no? So, kung meron kayong problema sa gamot, huwag may magtanong. Kung may right med ba nito? Dun sa Medigreen. Nakabuti ka natin. Mga gamot tayo niya, may discount kayo. Basta sabihin niyo lang yung pangalan ko. Good luck guys sa mga may pamilya na, sa mga wala pa. Bakit? Yung may mga anak na, go lang, support lang, bigay niyo lang lahat ng gusto niyo. Work lang ng work, tapos ipon, then travel, alam mo yung mga ganyang bagay. At saka dun sa mga nasa ibang bansang kaibigan ko, mag-iingat kayo dyan guys ha. Ano ba to? I love it. Tare, bagong bayanin ng bayan. Salamat sa lahat. Salamat sa lahat, guys. God bless us all. Kita kids. Love you all. Ang message ko sa atin, hindi ko kayo makakalimutan lahat. Takalang mamamatay na. From first year, second year, third year, fourth year, magkakasama tayo. Yung mga nawala, naaalala ko pa rin sila. I hope that we would stay friends until, and then you know that I'm sabay lang naman ako. If you need me, you know, I think alam ng lahat kung saan ako nakatira, doon pa rin po. So if you need me, Facebook message na lang or PM na lang tayo. Don't be strangers. Kasi pansin ko, napakarami nating ways para mag-usap, pero hindi natin minamaximize yun. Lalo na ngayon, isang click away ka lang para makausap mo yung mga taong minahal mo ng high school. Tapos hindi nyo man lang makausap, diba? Don't be strangers, keep in touch, tsaka enjoy life. That's it. Marami kasi tayo kabatch na nakakasalubong niya, pero parang hindi na tayo magkakakilala eh. Maliban lang kasi magiging magtutropa talaga. Siguro nakakahiyaan. Pero alam naman natin yan na nung high school, kung kano tayo kaklose sa isa't isa. Sana magkakita tayo ulit sa April, kailan? 7. Hindi ata makaka-attend yan. Ganda lang ba kayo? Pag may problema, pwede niyo akong lapitan, huwag lang pera. Kung payo-payo lang, naku, napakadami. Ayan lang. Message sa batch. Uy, sana na may iba magpakita. Madaldal lang ako, tsaka si Egot actually mas madaldal. Isipin nga nagtatrabaho pa yun, nagpa-Facebook. Pero yun, sana yung iba magpakita. Para kumbaga masaya. Kita-kits tayo sa reunion. Pumunta naman kayo. Lalo na dun sa mga maingay lang sa Facebook. Sana lalo na yung mga nasa ibang bansa, sana naman dumating yung time na mabuo ulit, magsama-sama. Kahit na iba na yung mga natin,
iba na yung mga buhay-buhay. Para kahit pa paano, maging matibay. Kasi tayo, alam ko, yun tayo, yung pinaka-batch natin, yung pinaka-masaya. Sana magsama-sama tayo ulit, mas para mas masaya. Diba? Parang get together as in lahat, ano doon. Let everybody know that I'm still the same Camille. You know where to find me, and I hope you guys enjoy the reunion. If I was there in the Philippines, I would be there for sure. You know, and I commend the people behind in trying to put this together. And I wish everybody the event would be successful. And kamusta na lang sa lahat. Yung friendship natin sa isa't isa, sana magtuloy-tuloy. Tapos try to reach out everyone. Kasi alam ko marami sa ating iba-ibang status ng buhay, iba-ibang klase ng trabaho. May iba single, may pamilya na, may bagong kasal. Pero the end of the day, we are still friends. Kasama pa rin tayo sa batch 98. And isa yung common ground natin. Kakaibigan pa rin tayong lahat ng taga Olongapo Wesley School. Enjoy and good night. I miss you all, guys. Okay? Kahit na sabihin natin na wala na, iilan lang talaga yung mga naging close ko sa inyo. Hindi ko makakalimutan yung mga love teams, syempre. Hindi mawawala dyan yung Jane and Ting, Elis and Chin Chin, si Denny and Annabelle May. Hindi ko lang alam kung nagkatuluyan, I'm sure. Sino pa ba? Syempre, Ria Lu and Bon. Yeah, and the love triangle pa nga, di ba? Si Betong, si Yancy, si Vanessa. All I want naman, ang wish ko lang naman, sana lahat tayo magkaroon ng masayang buhay, wealthy, healthy lives. And sana lang lahat maging happy. More power to all of us. Sana lahat tayo humaba pa yung buhay. And yun, sana mas dalasan natin yung reunion natin. At sa susunod, sana mas bongga. Kung pwedeng out of town, why not, diba? So yun lang, I'm so excited sa reunion natin, and promise this time mas magiging active na rin ako sa batch natin. Yun lang, so happy to see you again. I messaged you the batch finally, so congratulations. You're 20 years older now and wiser, of course. I see a lot of very happy and successful people. I'm very proud of this batch, especially for the ink, the Imbuen Kudos. Na lagi kong pinagyayabang sa mga office mates kong rakista. Siyempre, may kaibigan kang sikat. So, but to everyone, all the best. Hope you guys enjoy the rest of the night. And thank you to the people who organized this. It just tells us that you don't have to have a very grand celebration. But what's important is that we all get to reminisce together and share the happy memories again. So that's all. God bless and enjoy. To get your attention, you make me nervous. In the corner of my best friend's sofa, you were getting by some rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Ayaw naman ganito! Ay, sinasabi ko eh! Lagay! Diyan! Diyan kami mo ibili ng siopaw! Minsan, itatawag lang namin doon sa gate. May gate doon sa... Bakod lang. Bakod. Pwede kaming, umorder ng siopaw. Ano? Ano yung siopaw? Sino pa rin?
Ngayon, nanghiram muna kami ng sasakyan kasi sobrang init. Thank you, Mike Miguel. Sponsor number one. Sponsor number, okay. Sponsor number one. Guys, yung nag-interview nga pala sa atin, si Miss Jessica Soho. Thank you, Ma'am Jessica. Love it. That's... Alam mo naman kulay ko itong high school pag ganito na ako. Kapapangan ako. Hindi, ano bang message? Alam ko na kung anong message ano. Nakakaloka! Bakit kasama sa question? Uy, mamaya makita yun sa ano, i-post sa Facebook? Nakalive mo yaya. Eh, grabe! Hindi nga. Promise?